Good morning, everyone. I am Father Hans Magdurulang of the Archdiocese of Manila, presently the Parochial Vicar of San Felipe Neri Parish in Mandaluyong. Ako po'y nagpapasalamat sa pag-imbita ninyo sa akin sa inyong Family Day, DACSA Family Day. Sana po ay tama ang pag-pronounce ko po, no? The Diocese of Antipolo Catholic Schools Association. Sa inyong Family Day. And tamang-tama rin po ngayong panahon ng Advent ang inyong pag-imbita sa akin. Napakaganda po ng inyong tema. Para yata nung binabasa ko ang tema ninyo, parang in line with the synodality that we are celebrating now. The whole Catholic Church all over the world. Through the initiative of Pope Francis, isang synodality. Ang inyong pong tema ay listening, reflecting, sharing, and journeying as a church. Dahil ano po ba ang pagkakatulad nito sa synodality? Ang synod po ay hindi isang political activity, no? Hindi rin daw po ito isang public poll. Pero ito po ay isang church activity and celebration. 2 years po itong gagawin ng iba't ibang obispo sa buong mundo. Celebrating a synod, sabi ni Pope Francis, means walking on the same road. Di ba ho, tamang-tama sa tema ninyo sa taon na ito at tamang-tama sa pagdiriwang ninyo bilang isang pamilya. Ngayong panahon ng pandemya, tayo po ba ay paano pa rin nanatiling iisang pamilya? Kung saan, dahil sa sobrang takot natin, dahil sa sobrang nating pag-iingat, merong pagkakataong, aminin natin, nagkanya-kanya na tayo. Eh ayaw sumunod eh. Eh ayaw makikooperate, ayaw magpabakuna, ayaw maniwala, bahala ka sa buhay mo. Kaya nga yung sabi ko dati sa sobrang pag-iingat, no, hindi masamang mag-ingat para hindi mahawa. Pero ang mas ingatan natin ay mawalan ng awa. Ngayong panahon ng pandemya, kung meron mang isang sobrang naapektuhan, ay ang pamilya. At pag sinabi ho nating pamilya, hindi lamang ho yung mga kadugo at kalaman natin. Meron po tayong mga taong tinuturing na kapamilya, ngunit hindi kadugo at kalaman, ngunit ating nararamdaman, ating nararanasan. Kaya ang tawag ko sa iyo, hindi na iba, kapamilya. Wala ho kong pinapromote ng station dito sa TV. Sadyang napaka-powerful ang salitang pamilya. And dahil nga po Family Day ninyo, kahit na merong pagitan tayo, kahit ako po, talagang virtual muna tayo, nakakamiss din. May ilan-ilan na rin po akong napuntahan ng mga parokya na nag-physical. Present po ako dun sa lugar nila. But most of the invitations po sa pagkakataong ito ay mga virtual, online lamang. Pero ganun pa man, paano natin napanatili ang pagiging pamilya? Yung synod ho, meron pong isang napakahalagang salita na nasa tema ninyo na mahalaga sa synod. Dito po sa Archdiocese of Manila, meron ho kaming tinatawag na Odium sa Arkam. Odium ho ay yung aming motto rin ng aming bagong Archbishop, Cardinal Jose Advincula. I will listen, Odium. Naku po, sa mga nasa eskwelahan naglilingkod, siguro mga minamahal naming teachers, lalo na kayo, kung meron man kayo namimiss na bagay sa inyong pagtuturo, sa inyong bokasyon bilang teacher, yan ay ang sabihan ng mga estudyante ninyo, listen, listen. Makinig. At ngayong panahon ng pandemya, paano tayo nakinig? Ngayong panahon ng Adbyento, tinatawag tayong makinig. Bilang isang pamilya ng Diocese of Antipolo Catholic Schools, naririnig, pinakinggan, kaya mo pa rin bang makinig sa mga kasama mo? Ako po, alam ho ninyo, last year, nung nagsisimula ang pandemyang ito, marami hong tao ang ninerbyos.
aminin natin kahit taga-simbahan tayo, kahit pala-simba tayo, kahit nga minsan na Christian study o ano ba tawag daw, religion class teacher tayo, facilitator. Siguro nung nagsimula ang taong 2020, ang dami ang ninervyos. Nandiyan po yung mga taong nagtanong, nag-isip, kahit po mga taga-simbahan na, may lumapit sa akin, Father, katapusan na po ba ng mundo? Eh kasi yung nagsimula, pumutok ang Bulkang Taal. Ang daming gera sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga kalamidad, sunod-sunod, at paggrabe ng paggrabe. Hanggang sa dumating ang COVID-19, ang pandemyang ito, na hindi natin alam kung paano matatapos. Kaya maraming natakot. Ito na ba yung Book of Revelation? Na nung last month, November, narinig natin muli, sinasabi ang magiging pagwawakas ng mundo, ang pagtatapos ng panahon. Father, sabi nung taga-simbahan, mukhang pinaparusahan na tayo ng Diyos. Tinatapos na ba ng Diyos ang mundo? Sabi ko, ikaw, kung gusto mo, ako ayoko pa. Ang ganda ho ng sinabi ni Pope Francis nung nagsisimula ang pandemyang ito. Pope Francis said, and I hope this can help us to discern more, to reflect more. Sabi ni Pope Francis, this pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not. This pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not. Simple lang yan. Kapatid, hindi ka pa tinatapos ng Diyos. Inaayos ka pa ng Diyos. And almost 2 years na po ang pandemyang ito. Kaya nga ho, parang ang saya-saya ng mga tao ngayon, lalo na nag-level 2 na ang NCR. Huwag na ho tayo maghangad panabas, bumaba pa yan, nakaka-nervyos na ho. Bukod ho sa bumalik na ang traffic, yung dami ng tao ngayon, may bagong variant pa. Para bang celebration mode na talaga. Eh magpapasko. Somehow, salamat sa Diyos, may mga bumalik na sa pagtatrabaho, sa negosyo nila. Di ba nakakatuwa po yun? Salamat sa Diyos. Pero please, aminin natin, minsan nakakalimot tayo, kasama na ako dyan ba? Masyado yata tayo nakakampante. Nakakatakot nga ho eh. Habang bumababa po ang kaso ng COVID, napansin niyo po ba, tumataas na naman ang kaso ng mga krimen? Alam niyo po kung bakit? Kasi ho, mukhang yung mga holdupper, snatcher, mandurukot, ay bakunado na rin. Kaya mukhang nakakalabas na naman sila at humahataw na naman sa kalokohan nila. And that is the sad thing. Almost 2 years, what have you learned? Ano pang natutunan natin sa halos 2 taon? Hinayaan ba nating ayusin tayo ng Diyos? Huwag na ho natin isisi sa pandemya lahat ng paghihirap natin ngayon. Dahil mukha naman, siguro bago magpandemya, marami ka ng pinoproblema. Marami ka ng iniisip. Kaya huwag natin isisi sa pandemyang ito ang lahat ng paghihirap natin. Dahil matapos man ang pandemyang ito, kung hindi tayo tumitigil sa kalokohan at maling ginagawa natin sa buhay, walang papayapa, walang magiging mabuti at maganda sa buhay natin. Kaya ang magandang tanong, yung binigay na pagkakataon sa atin para magnilay, napakinggan mo na ba kung anong sinasabi sa'yo? Last month, November, inalay ho natin ng buwan na yan para sa mga yumaon nating mahal sa buhay, para sa mga patay. Alam niyo, speaking of mga patay, pag ako pumupunta sa patay o nagmimisa sa patay, tinitingnan ko po talaga yung patay. Aminin natin, kahit matanda na tayo, may ilan sa atin takot tumingin sa patay. Ako tumitingin talaga ako sa patay. Eh, yung ibang madaya eh. Pag pumupunta sa lamay, hindi na nga tumingin sa patay, nauna pa siyang magmeryenda sa atin. Pag tumitingin ako sa patay, para bang may sinasabi yung patay sa akin? Para bang sinasabi niyang, ako ngayon, bukas, ikaw naman?
magagalit ang matatanda pag pinag-uusapan ng patay, tigil nyo yan. Pero mga kapatid, siguro ho, at sana, kung meron mang isa, sana tayong naalala at pinagnilayan ngayong pandemya, yan ay ang katotohanan ng kamatayan. Huwag kang mabuhay na parang hindi ka matatapos. Bago magpandemya, grabe ka sa sarili mo, grabe ka sa katawan mo, hindi ka nagpapahinga ng tama. Inaabuso mo rin ang kalusugan mo. May hangganan ang lahat. Kaya nga yun ang sabi ng mga patay, ang kamatayan ay hindi kinakatakutan. We just don't know when, where, or how will it happen. But one thing for sure, it will come. Ngayon na hong pandemya eh. Pag ako po nagmimisa, dati-dati ho, isa-isa lang. Ngayon, minsan, buong pamilya. Ako po, sa pamilya namin, may tiya ako, may lola ako, may pinsan akong namatay ngayong pandemya. Sana naisip natin na mas pahalagahan, ingatan, hindi lang yung buhay na meron tayo, pati yung mga taong kasama pa natin. Kaya kung magpapatawad ka, kung magmamahal ka, kung magbibigay ka, huwag mo sabihin yung kinakantang bukas na lang. Are you sure may bukas ka pa? Are you sure nandyan pa sila bukas? Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Araw-araw binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ihanda ang sarili natin sa wakas na darating. Ang dami hong nawala ng mahal sa buhay. Ang daming nawala ng mga bagay sa buhay. Wala namang masama eh. Yung mga bagay na pinaghihirapan natin noon, wala namang masama. Lalo na kung sa tama at mabuting paraan natin nakukuha ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Ngunit, ang tanong sa atin ngayon, tama pa ba ang oras na binibigay natin sa mga totoong mahalaga at mabuti? Nung ako po ay bagong pari, ako po ay nagmimisa sa Missionaries of Charity sa Tayuman kay Mother Teresa. Doon ho ako sa mga batang abandoned and mga kailangan ng extra care and treatment na mga may sakit. Ako po ay naka-assign sa Espiritu Santo that time sa Tayuman. Malapit lang ho yun. Kaya every Saturday, alam ho ninyo, ang sumusundo sa akin, that time isa lang ang sasakyan ng mga madre, ambulansya. Kaya ho pag Sabado ng umaga, yung mga matatandang nagsisiba, ninenerbios. Sabi nila sa gwardiya, ba't may ambulansya? Anong nangyari kay Father? Sabi ko, relax. Sundo ko po yan. Pagmimisa ako. At doon po yung mga bata naghihintay. Kasi ito po yung dormitoryo, ito yung chapel nila. Hindi sila pwedeng tumawid hanggat hindi pa ako dumarating. Kaya pag bumukas ang gate, ako ang hudyat. Tatawid na sila papuntang chapel. Isa po doon sa mga batang sobra ko pong kinatuwaan ay si Aaron. Alam niyo po, mga minamahal na guro din, kahit kayong mga naglilingkod sa mga eskwelahan, I am sure may mga bata ho kayong hindi makakalimutan. And definitely, hindi rin nila kayo makakalimutan. At wag ho kayo mag-alala. Isang araw, ibibigay ng Diyos ang gantimpala ng mga sakripisyong binigay at ginawa nyo sa kanila. You will be forever part of their life, of their career. So sa Aaron ho, tuwan-tuwa ako sa batang ito, kasi nauuna siyang tumawid papunta ng chapel, kasama may mga hawak pa siya. Tapos po sa misa, siya ang pinakamalakas kumanta. Mahihiya kang sumabay sa kanya. Tapos, pag sumasagot sa misa, kumpleto. Malakas siyang sumagot. Attentive sa misa. Tumatawa yan pag medyo nagpapatawa ako sa misa. Tapos pagtapos ng misa, lagi niya akong lalapitan, sasabihin niya, ang bait ni Father, ang galing ni Father, ang bait ni Father. Minsan sabi ko, Aaron, wala ka na bang ibang sasabihin kundi ang galing ni Father, ang bait ni Father? Sabi ko, Aaron, pwede mo namang sabihin ang pogi ni Father. Pero hindi niya sinabi yun. Never.
Alam niyo po, si Aaron ay isang bulag na bata. Bulag si Aaron. Mahirap lang po siya, natusok ng banana cue stick yung kanang mata niya. Dahil walang panggamot, nahahawa yung kaliwa. Kaya dinala siya ng magulang niya sa mga madre para ipagamot. But if there is one great lesson I learned from Aaron that I will forever remember, ay ito po. Si Aaron, walang mata, pero marunong lumigaya. Si Aaron, kahit walang mata, kaya niyang maging maligaya. Samantalang tayo, kung minsan, apat-apat ang mata, hindi na marunong lumigaya. Hirap ng lumigaya. Nung kami po ay nagbigay ng mga tulong sa mga kapatid nating katutubo, ngayon pong pandemya, sa awa ng Diyos, bukod doon sa mga frontliners na natutulungan natin at mga kababayan natin dito sa Metro Manila na biktima nitong pandemya, tayo po dahil Year of Mission, 500 years of Christianity. So every month, we try our best to go out of the Metro Manila, to go to remote areas, provinces. Hindi natin kailangan maghintay ng lindol, ng bagyo, ng baha para maalala natin silang nangangailangan. Bago pa magpandemya, marami na silang nanghihingi ng tulong. Isa ho sa mga pinuntahan natin, mga kapatid nating Aita sa Porat, Pampanga. Alam nyo, isa sa mga gusto ho nilang paboritong binibigay namin, chinelas. Kasi ho yung chinelas doon, sabi na lang nung teacher, kapag daw po magkakaroon lang ng chinelas ang bata, kapag papasok na siya ng eskwela. Kaya kapag hindi ka pa mag-i-school, wala kang chinelas. Kaya tuwang-tuwa yung mga bata sa mga magulang nung nagdala rin kami ng maliliit na chinelas. At napakahalaga po, pati sa mga matatanda ng chinelas. Nung bumalik ho kami, nagulat ako, baka mga walang dalang chinelas nung magsisimba. Yung pala, nakakabit dito sa braso nila. Pagdating ng simbaan, sa kanila isusuot. Yung iba naman, hindi talaga sinusuot. Araw-araw, nilalagay sa aparador. Ganun kahalaga ang chinelas nila. Samantalang tayo kung minsan, ang pinoproblema mo, kung paano mo hindi uulitin yung sinuot mo. Kaya ngayong pandemya, hindi lang tayo tinatawag makinig. Tinatawag din tayong tumingin. Tingnan natin. Hindi ka lang makikinig. Marami ng usong marites ngayon, di ba? Puro tenga lang ang pinapagana. Buksan mo ang iyong mga mata, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang isipan mo. Sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, the greatest poverty is not hunger, but to be unloved, to be unaccepted, not to be forgiven. At ngayong panahon ng pandemya, maraming tao ang nanghihingi ng ganyan. O baka ikaw? There was a time ho sa seminaryo nung nag-aaral ako, gusto ko na hong sumuko. Gusto ko nang umayaw. Ang hirap po kasi dito, ang tatalino ng mga kasama ko. Ako lagi nabibigil lang ng siguro most behave. Ang tatalino ng kaklase ko, hindi ko kaya. Do you still remember and do you miss yung mga outstanding students mo sa klase? Yung mga achievements ng mga estudyante mo? Ako po, forever grateful ako sa mga teachers. Saludo ho ako sa inyo, mga minamahal naming guro. At kahit kayo pong mga non-teaching personnel and staff, mabuhay kayo. Napakadakila ng inyong bukasyon. Education is forever. Ang hirap ho, sabi ko sa sarili ko, sa nanay ko, lalabas na ako, ang hirap dito, ang tatalino nila. Pangalawa, ang hirap sa dibdib, iba-iba ugali. Bago pa magkaroon ng Pinoy Big Brother, ganun na ang buhay namin sa seminaryo, sama-sama. So just imagine, 24/7 kami magkakasama, mula sa iba't ibang kultura, pinagmulang pamilya.
minsan ho, itinanong ko nga yung aking kasama ho sa simbahan. Sabi ko, sister, ang dami mong ginagawa, ah, kaya mo pa ba? Sabi ba naman sa akin, Father, yung trabaho ko po, kayang-kaya ko pa. Pero yung mga katrabaho ko, konting-konti na lang talaga. Bigyan mo na ako ng mahirap na trabaho, huwag mo lang ako bigyan ng mahirap na katrabaho. May naalala at may namimiss ka rin bang mahirap na katrabaho? O, kita mo na, namiss mo rin, kahit buisit talaga. ang hirap dito. 24/7 magkakasama kami at ang hirap po dito. Ako po ay pinag-aral ng maraming tao, dahil hindi namin kaya lahat. And now, I am trying my best to be grateful to them. And the best way to be grateful is to be generous. God is not asking you to pay it back. Just pay it forward. Alam ko naman ho yan ang dasal nyo sa mga estudyante ninyo. Of course, masaya kayo pag naalala kayo, nababalikan kayo. But definitely, you are more proud and happy to know, to see them successful, faithful. Just pay it forward. So sabi ko sa nanay ko, malalabas na po ako, hindi ko kaya. Sabi ko naman ng nanay ko, wag kang lalabas. Sabi ko man, nung papasok ako ng seminaryo, ayaw mo. Ngayon lalabas na ako, ayaw mo pa rin. Ano ba talagang gusto mo? Huwag niyo pong susukuan yung mga anak ninyo. Di ba hindi niyo sinukuan ang mga estudyante ninyo kahit hindi niyo sila maintindihan lagi? Iba-iba ugali ng estudyante mo. Pero hindi mo siya sinukuan. Mabuhay ka. Salamat. Sabi ng nanay ko, kaya mo yan. Ang sarap po nun, di ba? Do you still remember the last person na nagsabi sa'yo, kaya mo yan? Nasa loob ba siya ng bahay niyo? Kahit text lang, message lang ng kaibigan mo, estudyante mo. Sino ang huling taong sinabihan mo, kaya mo yan? So sabi ng nanay ko, kaya mo yan. At ito yung pinakamahalaga sinabi niya, magdasal ka. More prayer, more power. Ngayong pandemya, pinaalala sa atin, hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Kailangan mo Diyos. And then, binigyan po ako ng nanay ko ng isang frame na ito po ang iiwan ko po sa inyo ngayong umaga. Ito pong frame na binigay ng nanay ko, wooden frame, mukhang binili niya sa Papa Melroti. Tama ba yung pronunciation ko po? Ang ganda ko nang nakasulat. And every time na sa buhay ko ngayon, after 13 years of being a priest, kapag gusto ko na namang umayaw, sumuko, lagi ko pong naalala yung nakasulat na yon. And that is what I would like to leave to you this morning. Sa mga pagkakataon, hindi po natin alam kung kailan matatapos ang pandemya. Maraming beses na po tayong pinabagsak, pinahina ng pandemya. Listen to this. Sabi ng frame, you are down, but you are not yet done. You are down, but you are not yet done. People, your mistakes, your sins in the past can put you down. But my dear friends, you are still here because you are not yet done. Bumagsak dahil sa mga pagkakamali mo, sa pandemya, sa problema, pero hindi ka pa nawasak. Makinig ka. Pagnilayan mo ito. At sana, i-share mo ito. Na nakaya mo. Nalampasan mo. At makakaya mo pa rin. At sana ho, kung inayos, itinama na ng Diyos ang buhay mo ngayon, dahil nakinig ka sa Kanya, dahil tumingin ka sa pinapakita Niya, kapag inayos at itinama na Niya ang buhay mo ngayon, sikapin mong huwag nang ulitin ang pagkakamali mo kahapon. Mga kapatid, araw-araw,
maniwala at magtiwala ka na hindi susuko ang Diyos. Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi niya naaayos at naitatama ang buhay mo, ang pamilya mo, ang pagsasama ninyo. Hindi ka patapos. Inaayos ka pa ng Diyos. May plano pa ang Diyos. Amen. God bless you po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.